Publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 8:21 ng umaga, puwetiam di chapithun sa aki. At anim na buwan na lamang at magtatapos na ang termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At sa May 9, 2022 ay pipili ang sambayanan ng hahalali sa kanya sa eleksyon 2022. Isa sa mga ahensya naging maingay at sentro ng mga balita sa ilalim ng Duterte administration ay ang PhilHealth o ang Philippine Health Insurance Corporation dahil sa pagiging patas ng landmark law ng Universal Healthcare Law for all Filipinos. Malaki din ang papel ng PhilHealth sa laban ng pamalaan kontra COVID-19 global pandemic. Sa pagtatapos ng taong 2021, balikan natin ang mga malalaking balita na may kinalaman sa PhilHealth. Kasama natin muli si Mr. Delio Aceron II, Regional Vice President ng Region 10 ng Philippine Health Insurance Corporation. Magandang umaga, Sir Delio. Isang tulog na lamang at Pasko na. At pakibati mo muna ang ating mga viewers and then siyempre po sa mga nakikinig ngayon sa DWBL. Yes, magandang umaga po, Ma'am Hilda. And of course, sa lahat po ng listeners and viewers ng programa nyo, Health and Travel, it's nice to be back po. At public service pa rin po tayo. Isang tulong na lang po. Pasko na. So I wish everybody a Merry Merry Christmas and a Happy New Year po. Eh Sir Delio, nung time po nung may bagyo, yung Super Typhoon Odette, kayo po ba ay nasa CDO? Yes, nung panahon na yun, ako po ay nasa Cagayan de Oro. In fact, dapat po ay virtual Christmas party namin noon. So na-postpone po yung virtual Christmas party natin. Bagamat tumating man yung mga pagkain na para sana sa mga empleyado, ang ginawa po na inyong lingkod ay pinamigay po natin ito doon sa mga kababayan natin na natrap sa baha at yung mga health worker, mga LGU na personal natin na nagmamando kasi mabilis din tumaas ang baha within the area doon sa may Limketkay. Kaya yung pagkain, hindi na sayang, binigay po natin doon sa mga kababayan natin. But bagamat may mga kasamahan po tayo, sampu po sila na naapektuhan na siguro nasira ang kanilang bahay kasi nga nabilis po sila sa may malapit sa mga ilog at mababang kanilang lugar. Kaya yun nga po, nakakalungkot. At lalong-lalo na yung mga kababayan natin doon sa Cebu, Siargao, saka po sa Bohol at iba pang lugar na talagang alak po ng pinsalang nagawa ng bagyong Odette. Eh so far po, ang opisina o tanggapan po ninyo, na damage po ba? Hindi? Hindi naman po. Doon lang po sa mga lugar na mababa nga po, na mabilis tumaas ang baha. Yun po, kasi sa akin pagkakala medyo lumihis po yan ng bagyo. And Thursday po nangyari yon. Pagdating po ng Friday, first time ko po naka-experience na talagang wala pong signal po ang internet, wala pong ano ang mga telcos, at wala rin pong mga ATMs. Kaya nung tayo po ay nakuwi nung Sabado na ng umaga, nakita natin, dito na ako sa Manila, nung pumasok yung mga images ng mga grabbing destruction. Ako yung nalukot. Lalo na sa Cebu kasi doon pa po lang po sa airport, yung mga kababayan natin talagang nagkakagulo na kasi lahat ng flights pa Cebu, canceled talaga. Doon ko nalaman na grabe ang pinsala sa airport sa Cebu po. Oo, kasi ngayon itong bagyo na to, itong Odette na to, talagang ang ibang-iba kasi ang akala natin, di ba kadalasan pag sinabi naglandfall na tapos na. Pero ito hindi eh. After na lang po, palipat-lipat siya hanggang tinamaan na siyam na lugar. Kaya ibang-iba tong Super Typhoon Odette. Opo, yun nga po, nakakalungkot. At alam ko naman po, yung mga kababayan natin,
ako yung marami pa na nagtutulungan, nakakalungkot kasi magpapasko pa. Hopefully, magsama-sama tayo, pagdasal natin sila para po makabangon muli. At tapalik tayo doon sa issue natin. Isa sa mga legacy ng Duterte administration ang universal healthcare. Kumusta na po ang estado ng implementation na itong napakamahalagang batas na ito? Yan, tama po kayo. Napakalaki po ng role ng universal healthcare na iniimplementa ng PhilHealth. Bagamat naisang batas na ito noong 2019, ang magandang provision po nito yung immediate eligibility na kung saan ang kababayan natin ay maaring kung may kulang man ng kanyang contribution, hindi po ito hadlang para sila ay maka-avail pa rin ng ating benefits. Kasi ang point of reckoning po dyan ay mula November 2019 to present, dapat wala po tayong bungi. Pero kung sakaling may bungi, makaka-avail pa rin tayo kung saan tayo magkakasakit o ma-hospital sa ilimang private or government hospitals. Dapat tuloy-tuloy ang ating contributions para hindi po tayo magkaroon ng penalty. In addition, ang talagang focus po talaga ng PhilHealth ay yung konsulta kasi primary care benefit kailangan palawakin, palakasin. Dahil nga sa pandemya, may mga ila tayong mga activities na nakahamper o nakadelay kasi nga hindi makalabas at naging limitado ang galaw ng mga kababayan natin. But ako'y naniniwala, 2022, yan ang magiging focus namin, yung pag-implement ng konsultasyong tama at sulit o yung konsulta na bawat Pilipino ay i-assign sa isang primary care provider para doon tayo kumuha ng ating check-up, certain laboratory procedures at take-home medicines kasi nagbibigay po, nag-i-invest po ang PhilHealth sa preventive packages. And again, maraming mga challenges na dumating. Alam naman natin yan dahil ang mga ang PhilHealth ay tumaan din ng pandemya. May mga kababayan, mga kasama na po na nagkasakit, nag-lose ng buhay, line of duty. Naging challenge din po talaga ang mga claims kasi tumaas po at dumoble ang mga nag-file ng claims. And of course, nagkaroon ng mga policy issues na nagkamali ang interpretasyon. Para sa akin, yun ay naging isang dahilan kung bakit yung mga ibang claims ng ating mga partner hospitals ay nag-balloon. At nabanggit po ninyo, Sir Delio, regarding po sa under niya universal healthcare, let's say sabihin natin, which is totoo to ha, marami na ako na-refer sa ospital, na sila ay mga walang as in, walang hulog. Pero siyempre, ang universal healthcare, di ba, sabi ang all Filipinos ay covered na. So, pag sila ay, kung sila ay naitakbo sa ospital, tapos, kumbaga kinukonsidera pa rin ang PhilHealth at binibigyan pa rin sila ng benepisyo and then afterwards, saka na lang natin sila pinapahulog. So, ganun po ang universal healthcare sa ngayon. Yes, tama po. Because of the provision ng immediate eligibility. Bagat may mga ibang hospitals, hindi pa rin sanay, kasi sanay sila na naghahanap ng 6 months na hulog o 1 year. Yung iba po ay ganun po ang nare-require. But we'd like to assure the public na ang polisiya po natin kasi talaga ay immediate eligibility. And in case na gano'n ang ma-experience nyo, please feel free to report it to us. Baka ang ginagawa lang nila talagang kailangan namin sila paliwanagan para tama po kalang interpretasyon sa ating PhilHealth program o universal healthcare. Yes, sa mga nakikinig po at mga nanonood, dati-rati ang requirement po, ang hinihingi ng mga ospital, meron, at least meron kang print out ng 6 months contribution mo na tuloy-tuloy. O kaya naman, yung iba, 1 year pa nga hinihingi nila o 9 months. Pero sa ngayon, under dito sa batas ng universal healthcare, immediate eligibility. So kapag kakahiningan po ng requirements at ayaw ipa-avail sa inyo yung PhilHealth, pwede po ninyo i-report yan sa PhilHealth. At meron kasi, di ba, Sir Delio, lahat ng hospital ba? Pero po ba kayong mga tinatawag natin na P-cares? Yes, sa mga malalaking hospitals at karamihan na doon po talaga sila naka-assign. Bagamat umiikot po sila, baka matsambahan nila na maka-assign sa ibang hospital. Huwag po sila mag-alala, pwede rin silang tumawag sa atin sa Action Center 028-441-7442 or magsadya po sa nearest PhilHealth office sa inyong lugar para sa inyong kakailanganin para ma-actionan po natin at mabigyan po kagad sila ng tulong. At ang nabanggit mo rin kanina tungkol po doon sa konsulta.
So kailan ba ito nag-start na ba itong konsulta o on the kumbaga on the making pa yung IRR o yung kung paano gawin itong konsulta? Ano-ano po ba sakop nitong sa konsulta na to? Well, ngayong taon po ay nakapag-simula na po tayo, nag-pilot test na po tayo. In fact, sa probinsya ng Sorsogon, nag-start na rin po tayo mag-pilot test, pati sa iba't ibang lugar. Dito sa NCR, kung di po nagkakamali, ang Cainta at saka po ang Pasig ay mamaya mga konsulta na providers na tumatakbo. Bagamat hindi pa po ganun kalawak kasi kailangan po natin imbitahan dito ang mga private primary care providers. Kasi yung mga LGUs na mayroong mga health centers po, of course, dyan po kukunin ng mga kababayan natin, mga senior citizens at mga napabilang po sa sponsored program o mga indirect contributors, doon nila kukunin na kailangang check-up, doon sila ma-assign. So we need the private primary care providers pa kasi sa konsulta, kasi lahat po ay magkakaroon na ganitong benepisyo. So, pati tayong mga nasa employed sector, mga self-employed individuals, tayo ay pipili kung saan natin gusto magpa-check up. Of course, gusto natin sa kung saan tayo malapit at karamihan po ay nagnanais ng mga private facilities na gusto sila magpa-konsulta. Kaya ang mga iba't ibang opisina po sa PhilHealth ay nakikipag-ungnayan because we need to invite them to join dito nga po sa ating konsulta para sila po yung magpa-accredit at mapasana. Pero kapag kasi sinabi mong konsulta, kapag sila ay nagpa, sabi natin, pumunta na sila sa ospital, nagpa-konsulta sila sa isang doktor, ibig ba sabihin yung konsulta niya, libre ang, hindi na sila magbayad sa professional fee ng doktor? Yun po ba? Iba po ang ano natin dito, ang pakete. Sa konsulta, kung sa tayo assign, halimbawa, isang primary care provider na private, sa loob ng isang taon, ikaw ay entitled na magkaroon ng consultation sa isang doktor, meron niyang lifestyle modification, i-advisean ka. Aside from that, meron tayong makuha mga certain laboratory procedures like fecalysis, CBC, chest x-ray, at iba pa. And then, some take-home medicine. So, bawat isa sa atin, ang allocated po dyan, nasa 500 pesos. So, kung buong pamilya po yan, na ma-allocate to sa health center na yon, yun yung makukuha ang capitation fund nung primary care provider para naman ma-augment o ma-sustain yung benefits yung binibigay. Kaya kailangan po natin sila ay ma-credit para ma-ensure natin na yung mga serbisyo na nakasaad ay maibibigay ng tama. Pero kapag nasasabihin natin na yung nga naka-avail sila nitong consulta program natin, ito po ba ay makakaltas doon sa sinasabi natin, di ba, pag pinaghati yung member 45-45, makakaltas po ba doon sa 45 na pwede maibigay ng appeal health sa kanila? Ay, hindi naman po. Kasi yun naman po ay inpatient hospitalization benefit allowance. Ibig sabihin, pag ikaw ay na-confine ng lagpas 24 oras dahil sa pagkakasakit o pagkakaaksidente. So akala ko naman kapag once na pagka nag-avail sila ng consulta program, ito ay kumbaga syempre kasi parang nagamit mo na yung kasi kung 90, kumbaga 90 days, so mababawasan kasi hati pa yan sa mag-asawa, di ba? Yes, 45 days, exclusive po ito sa member, and another 45 days to be shared by the qualified dependents, legal spouse na hindi membro, lahat ng anak, 20 years pababa, walang asawa, walang trabaho. At ang maganda po nito, meron kang 90 sessions sa isang taon. Yan ang karamihan, hindi alam ng ating mga miyembro. Bagamat, gamitin ko na yung pagkakataon ito, Ma'am Hilda, kasi marami tayong mga kakilala, kaibigan, ng mga nagpapadialysis. Ang dialysis sessions po, sagot po yan ng PhilHealth, 2,600 pesos kada session. Come 2022, general rule, babalik po siya sa 90 sessions. But ako po yung naniniwala, kasi of course, pandemic pa rin po, subject to the decision ng ating board, kung ito po ay mariretain na 244 sessions. But for 2021, nais nating linawin, 144 sessions po siya. So pwede pa po tayo magpa-dialysis hanggang katapusan ng buwan. Come next year, 2022, as of now, wala pa pong announcement kung extended po siya 244. Pero huwag silang mag-alala kasi ang 90 sessions, medyo matagal-tagal pa po yan bago nyo maubos. Kung 3 times a week tayo, that's almost
within the first quarter, hopefully, magkaroon ng paglilinaw para po malaman ng mga kababayan natin kung may extend 244 sessions ang dialysis treatments. Oo, kasi ang mga nagpapadialysis itong dalawang taon dahil po ang COVID pandemic ay nagawa ng PhilHealth ay ginawang 144 ay malaking tulong. Kasi alam mo, Sir Delio, sa marami po lumalapit doon sa kabilang program ko doon sa Radio Veritas, Caritas in Action. Yung iba, instead of 3 times a week, ginagawa nilang 2 times a week kasi tinitipid nila yung meron po silang session na magagamit sa PhilHealth. Eh lalo na nung 90 session, talaga as in tipid na tipid talaga. Sabi ko, kung kumbaga sasabi ko, wala bang, kumbaga, hindi ba wala bang panganib sa ginagawa ninyo? Kasi 3 times a week, 2 times na lang. Yung meron naman 2 times a week, ginagawa 1 times a week. Di ba delikado yung ginagawa? Pero di natin sila masisisi dahil sa mahal talaga magpa-dialysis. And then meron pa silang FOA team. And then meron pa silang yung sinasabi na may filter na every 2 weeks lang pinapalitan, di ba? Well, talagang dapat sundin nila kung ano yung ano advice na kanila attending physician. Kasi iba't ibang conditions po yan eh. May mga patients tayo na talagang mangangailangan ng 3 times a week kasi sira na talaga kanilang kidneys. Meron naman iba na kayang ma-shoulder ang 1 once a week o 2 times a week. Depende nga po sa kalalagayan na kanilang karamdaman. At Sir Delio, bilang regional vice president, kasi nandun ka sa Region 10, di ba? So, alamin natin, ayun napapalitan hindi pag-renew ng accreditation ng ilan pribadong hospital, maapektuhan ba dito ang implementation na itong universal healthcare? Pero alam ko dito sa Region 10, inayos mo kagad eh. Pero so far, ano sa tingin po ninyo? Well, yung sa Region 10 po, I can speak in behalf ng aking region. Binigyan po natin ng importansya ang communication sa ating mga partner hospitals. In fact, nung tayo po ina-assign dyan, second semester na ng taon, last July, mula pagdating ko po dyan hanggang sa ngayon, naka-conduct po kami ng 20 dialogues. Personal pong nandun ako. Pinapiliwanagan po natin ang mga may-ari ng hospital, medical directors at yung mga nagpo-process ng claims kasi nilinaw namin na iba yung mga halimbawa, nililinaw namin kasi sinasama nila sa accounts receivables, dapat hindi na sinasama yung ano eh, yung denied saka RTH. For example, sasabihin sa akin, sir, ang utang ng PhilHealth ay 100 million. But yun yung base sa kanilang record na accounts receivable. Pinapiliwanag namin ng mabuti sa may-ari na yung mga return to hospitals na claims, dapat ibawas yan, nasa inyo yan. Ibig sabihin, may kailangan mga dokumento i-comply hospital para ito po ay mabayaran namin. Pag hindi po kasi sila nag-comply, maaaring kulang ng pirma, kulang ng supporting document, kami naman po ang makukuha. Isang rason yan bakit hindi namin mabayaran yung nasabing claims. Halimbawa, doon sa 100 million, 30 million doon return to hospital. So, pag yan ay na-comply ng facility, ipoproseso namin ulit yan para mabayaran. Then may mga claims po kasi na na-denied. Ito naman po yung hindi talaga pumasok o mayroong na-violate sa polisiya, kung kaya't ito ay na-deny. But ibig sabihin, hindi naman po ibig sabihin ito ay final na yon kasi pwede po nila itong i-apela para ito ay ma-review ng Claims Review Committee at kung sakasang ma-deny, pwede pa rin po itong i-apela sa Protest and Appeal Review Department sa Head Office. So, para sa akin, mahalagang mag-usap, magdialogo at ipaliwanag. Tapos ang ginawa ko pa po sa Region 10, talagang binalik natin yung sense of urgency. Dapat action agad. So, tayo po yung nakiusap sa mga kasamahan natin doon na ngayong panahon ng pandemya, napakalaga na maramdaman ng mga kababayan natin ang importansya ng PhilHealth, lalo na pag sila'y nagkasakit ng ospital, ma-avail nila yung benepisyo nila, lalo na nung tumaas ang COVID dahil sa Delta. And then, sabi ko rin na ang partner hospitals natin ay kailangan din ng presensya o tulong natin. Kaya binilisan natin ang ating pagproseso ng claims. In fact, modesty aside, napansin ito ng management, tumaas po ng 26% ang aming claims na pinaproseso nung recent meeting. At ito po ay dahil po sa aming pagtutulungan sa teamwork na ginawa namin dito sa Region 10. But dito sa NCR, ako po ay naniniwala, iba naman po ang sitwasyon dito.
alam natin napakarami talaga ng claims, hindi mo po ito maikukumpara sa iba. Pangalawa, maaring talagang hipit na ang ating mga partner hospitals, naiintindihan po yan ng management ng PhilHealth. In fact, baka nga po itong sa mga ilang hospitals na nagbabanta, hindi nakarating sa kanila na ang PhilHealth ay hindi humihinto mag-isip ng paraan para matulungan at ma-address yung concern nilang pending claims. Kasi ang usapan dito, Ma'am Hilda, yung mga COVID claims na because of some policy issues, ito po ay natenga at hindi pinoseso ng ating mga branches o mga ibang regional offices. So naglabas po ang PhilHealth, ang PhilHealth Circular 2021-0023. Ito po yung implementation ng debit credit payment method nationwide. Na-publish lang po ito noong December 8. Ang pagkakaiba po nito sa DCPM 1 saka DCPM 2, 60% lang po ang na-release doon sa mga pending claims. Ito po ay limitado sa IATF na mga areas na merong surge. But this one, basta merong COVID claims na pinoseso at ang period, ang reckoning period po nito ay mga COVID-19 in-process claims ng Feb 2020 to August 2021. Pwede nang mag-apply ang ating partner hospitals, pero hindi po kasama dito yung mga RPH at denied, at wala po silang balance sa IRM. And of course, sila po ay mag-undertake ng letter of undertaking. Kung sila po ay mag-qualify dyan, marirelease po namin yung 80% of the pending in-process claims. Ako'y naniniwala, yung mga nagbabantang hospitals, kakausapin po yan definitely ng management. At hindi pa naman po kaagad yan bibitaw basta-basta. Kasi for 2022, continuous pa rin po ang renewal nila habang inaayos po ang pagsasubmit ng kanilang mga requirement. Kasi di ba taon-taon, accreditation sa privilege to join the universal healthcare, ayaw natin na sila ibibitaw. Kasi at the end of the day, ayaw natin mahirapan yung mga miyembro natin. Again, PhilHealth is not perfect, but we need the support of all our partner stakeholders. Kami po yung nakikiusap na tayo po yung magtulungan. Kasi at the end of the day, ang makikinabang dito yung mga kababayan natin nagkakasakit na hospital, makakakuha sila ng benefits at para mabawasan na lang gastusin sa hospital bill. Pag tayo ito'y kumalas, sino bang kawawa? Kababayan din natin kapwa Pilipino. But rest assured, ang PhilHealth po ay ginagawa ang lahat para masettle ang mga pending claims sa mga ibang hospitals, lalo na po dito sa National Capital Region. At Sir Gelio, meron po na nagpapatanong kung sakali po sila daw po ay hindi Filipino citizen, sila ay mga foreign Chinese na nandito sa Pilipinas. Kasi nung tapano ng COVID, marami din po sa kanila ang tinamaan. At ang ibang pamilya naman ay dahil sa laki ng gastusin, hindi po sila nagpamiyembro kasi yung ang tinatanong nila, kung sila po ba ay pwede maging miyembro ng Pilipinas, pwede po ba sila magbayad ng monthly contribution sa PhilHealth? Well, ang general po dyan, ang kagandahan ng universal healthcare, hindi lang po siya bukas sa mga kapwa Pilipino natin, pati po sa mga foreign nationals, ay pwede silang sumali ng voluntaryo. Pero iba po ang kalang premium rate na susundin, and of course, they have to submit yung kalang mga supporting document na sila po ay foreign national. And magsadya lang po sila sa nearest PhilHealth office para ma-enjoy din na lang po ang PhilHealth benefits. So, ibig sabihin, pwede din po sila maging makapag-avail ng benefits. Yung nga lang, iba lang ang rates ang babayaran nila. And then they have to show proof na for sure kailangan, di ba, kailangan po pa rin ba makita ang kanilang status kung ano po For example, yung kanilang sa Bureau of Immigration, kailangan ng supporting document na kanilang ACR, Alien Certificate of Registration. Hindi lang po yun, may mga requirements po at magsadya sila sa nearest PhilHealth office para mas mapaliwanagan. Sa aking pagkakaalam, sila entitled to join but not all benefits ay maaari nilang makamtan tulad ng Z-Benefit packages. Yun po, mas maganda, linawin po nila yan at pagsadya sa pinakamalapit na opisina. So, ibig sabihin, hindi lahat kung anong meron na pwede namin ma-avail na hindi lahat ay sakop sila. Ito ay for all Filipinos. Yeah, sa confinement, may makukuha po yan. But may certain benefits po na hindi sila entitled. Like yung sa Z-Benefit Package na kung saan,
May pre-qualification po yan para sa mga nais mag sumali sa C-package para po magpa-kidney transplant o kaya sa heart CABG, coronary artery bypass graft surgery, cancer treatment, at iba pa. But may, I suggest, check nila po ang, at mag-suggest sila sa nila at Philip Office kasi sa pagkakalam po, yan po ang aming standing policy. Hindi pa rin po namin. Yeah. Oh yes, kasi ano, may tumawag kasi sa aking isang barangay chairman kagabi at marami nga daw na mga foreign national Chinese ay talagang as in wala daw pera at hirap na hirap at nagtatanong kung pwede pa daw sila ano mag-contribute din sa PhilHealth at least kahit na papaano makakatulong sa gastusin lalo na kapag sila ay admitted sa ospital. Yes, opo, opo. Yes po. At ang next topic po natin naman, Sir Delio, ito naman ay tungkol po sa new benefit package rates for COVID-19 testing. So ano po ba itong pagkakaiba doon sa dati na pwede nilang i-avail kapag sila ay magpapa-RT-PCR test? Well, ang alam naman natin nag-evolve po kasi ang COVID saka pati ating testing. Of course nag-adjust din correspondingly ang PhilHealth ng aming polisiya for our cartridge-based na mga testing. So naglalaro ito sa 800 to 2,800 and then sa RT-PCR test ganun din. So, kalalabas lang po nito ng ating circular. I suggest, i-check po nila ito. Makikita po nila ang mga detalye nito sa ating website. It's www.philhealth.gov.ph. But we'd like to inform the public na meron po konting adjustments, 800 to 2,800 pesos po, kung sa aking pagkakaalala. Ito so far po ay mas tumaas o bumaba na ang magiging deduction nila? Parang mas bumaba po yung mga cartridge-based na, na testing naman po. Pero sa ngayon, talaga ano na eh. Talagang bumaba na, wala na. Yeah, yung mga nagpapa-RT-PCR test, yung mga i-admit sa ospital, yung mga operahan, o kaya naman kung meron sa isang pamilya nila na-admit sa ospital, ay kailangan yung kung sinong bantay, kailangan nila magpa-RT-PCR. Pero kung ano sa ngayon, pero so far wala naman. As sa mga napapansin ko, Sir Delio, yung mga pinapa-RT-PCR, lalo na yung mga sa mga kasama, yung magbabantay, so far, lahat ay negative talaga. Hindi na ako nakakakita ng detected positive. Lahat po ay negative na. So ito isang magandang balita to sa PhilHealth kasi malaking kapawasan to, di ba? Sa dami na nakiklaim. Ayaw natin talagang tumaas ito. Pero adyan pa rin yung bata na panganib ng COVID. Nag-iba-iba rin po siya ng variants. Sana wag na po talaga tayo tamaan ng Omicron na to. Yes. Para naman po makabangon na po tayo. Dalawang taon na po ng buhay natin ang medyo napaging challenging. Hindi natin nagawa yung mga dapat na usual na ginagawa natin. And hopefully sana ma-maintain natin ito. Bagamat, nandiyan pa rin nga. Sabi mo, yung bata ng COVID, observe pa rin natin yung basic health protocols. Yan po lagi kong pinapaalala sa ating mga kasamahan sa Region 10 na talagang kailangan humarap at asikusuhin yung ating mga miyembro kasi ayaw naman natin sila magkasakit at ma-hospital. In fact, yung isang ako kasamahan na dumating po support, yung head ko po sa local health insurance office Cagayan de Oro City ay na-intubate pa. And awa ng Diyos, siya po ay naka-recover. But hopefully, sana wag na maulit ito kaya talagang nais na ipaalam sa publiko na as frontline workers, tuloy pa rin po ang aming pagbibigay ng service sa ating kababayan at tulad din ng mga ibang kasamahan natin, talagang may mga kasamahan kaming nagkakasakit o ospital at iba po ay nag-uwis pa ng buhay. Mm-mm. At pinag-usapan natin ng COVID, at ang isa sa tinatamaan ay yung kanilang lungs. So yung pneumonia package. Pero Sir Delio, ang nakita ko po, meron tayong dilabas na pneumonia package na meron na kalaban high risk na 32,000, tapos moderate 15. And then bakit, ano ibig sabihin nung na not allowed a second case rate ito? Yes, kasi sa PhilHealth po, alam natin may mga komplikasyon, merong mga certain procedures. Bagamat marami kasing sitwasyon yan in sa face-to-face basis na hindi na allow ang polisiya na ganitong karamdaman ay hindi na pwedeng ma-cover. But ang general po dyan, kung may, bawa,
may komplikasyon, kung ano po yung pinakamataas na case rate package, yun po ang usually na binibigay natin sa ating mga miyembro, kaya hindi sila naalaw ang second case rates. Kumbaga, kasi di ba kadalasan pneumonia? Kasi di ba kadalasan mamilda, pneumonia, yan ang unang lumalabas. Pero may bagamat may pneumonia siya, may lalabas pang ibang karamdaman na mas mapigat. Kaya ang sinasabi lang sa polisiya na yan, doon na po sa mas mataas na pakete, yun na po ang babayaran ng PILAT. Hindi na po sinasama itong pangalawa na karamdaman o pneumonia. So ano lang, kung so alam ng mga doktor nila, yes, kung alin sa kung ano yung mas mataas, allowed yun ang pipiliin, yes, nila. Oh, yun, so yun talaga ang pinacover ng PhilHealth. Opo. But may ina-allow naman siya in certain conditions na dalawang case rate package. So ang medyo technical po kasi yan, medical ano na po kasi yan, kaya ano lang yung allowed based sa aming existing policy, yun ang nababayaran. At tire-review naman po yan ng PhilHealth. In case na yung mga kababayan natin ay may agam-agam, pwede naman nilang i-appeal yan for reconsideration at adjustment ng case rate package. At ito naman ang tanong ko, Sir Delio, bilang bagong official na nasa Region 10 na ngayon, pero ka bang natutunan bagong perspectives sa buhay at saka siyempre po sa karera po ninyo? Imagine, dati lagi tayong makasama, nandun ka sa Action Center, tapos from the Action Center, ikaw ay naging branch manager talagang. Kumbaga, kung ano yung sinasabi mo, kung ano mang interview namin sa iyo, di ba sinasagot mo, o dati sa telepono. E ngayon naman, nung napunta ka naman sa Caloocan, Valenzuela, alam mo na talaga ako ano yung mga miyembro na pupunta sa branches at nakikita mo yung mga hinaing nila o mga hindi nila alam. And then from there, tapos napunta ka naman sa Cagayan de Oro, na naging regional vice president ka at syempre, kumbaga yung dati, yung mga banta ng mga private hospital na sila ay ayaw na mag-renew. So lahat yan, kumbaga, kasi may dati-rati hanggang interview lang eh. Hindi mo alam yung totoo nangyayari, di ba? Pero ngayon, hands-on ka na. Maharap mo na mismo sila. Ano ang pakiramdam mo ngayon na nandiyan ka na bilang RVP? Well, para sa akin po, everything happens for a reason. Lahat po ay dumaan po tayo sa mga iba't ibang opisina dahil ito po ay isang paghahanda para po para sa akin. Tama po, tayo po ay nag-deputy spokesperson for almost 12 years. So nakita natin dyan ang value ng dapat alam mo ang polisiya. Kasi kung di mo alam ang polisiya, hindi mo ito mapapaliwanag ng maayos. So para sa akin, malaking bagay na nagkaroon po ako ng ganung exposure at training. Pangalawa, yung sa Action Center naman, yung sense of urgency na pag may reklamo, dapat na mamanage natin yan. So isa sa karagdagang perspective na nadala ko sa Region 10 ay yung feedback. Ang feedback po, kaya positive o negative yan, may matututunan po tayo. Ako po ay hindi tatatakot na humarap sa mga negative feedback kasi para sa akin, ito ang tunay na sitwasyon at kailangan kung ano man ang sinasabi na feedback na negative, ito po ay isang pagkakataon para kami po ay mag-improve pa. And then nung tayo po ay, na of course, tayo ay babad sa operations, nagyan po tayo ng PhilHealth Rizal, PhilHealth Valenzuela, which is na UHC Advanced Implementation Site, at ang huling post natin sa Quezon City. Na talagang ang maganda po sa operations kasi talagang nakakaharap ka sa mga kababayan natin, nararamdaman nila kagad ang ating agarang tulong. Ito po ay dinala natin sa Region 10, na i-share po natin to sa ating mga kasamaan. Malaking bagay po kasi I'm proud to announce na I rose from the ranks. So alam natin ang polisiya at malaking bagay na naintindihan ng Regional Vice President ang mga proseso at gawain. Kung kaya't madaling mapiliwanag pag sinabi ng mga kasamahan ko na, sir, kailangan namin suporta dito sa mga local health insurance offices, kailangan namin ng supplies. Alam po na kailangan talaga kasi kung pangit ang ating connectivity, kung wala tayong supply, wala tayong mabibigay na ID. Kaya alam natin kung paano pagalawin. And para sa akin po, isa sa magandang nangyari po, tayo po ay nagtiyaga, naghintay. Alam nito ni Ma'am Hilda, for 22 years tayo po ay hindi na-promote. Pero sa awa ng Diyos, at ako'y nagpapasalamat sa poong may kapal kasi ako naman po, bagamat 22 years ako hindi na-promote, ako naman po ang pinakamabilis na nag-acting at nakuha agad ang position kasi marami akong mga kasamahan na naging acting senior manager, acting regional vice president. Lagpas isang taon, limang taon, hindi pa nakukuha yung item. Awa ng Diyos, praise God, nakuha po natin itong item. At para sa akin po,
malaking responsibility po ito na ibig sabihin mas yes, mas malaking responsibilidad, mas marami po tayong dapat matulong kababayan, lalong na dito sa Northern Mindanao. And again, it's a preparation for bigger responsibility kasi Ma'am Hilda, tulad niyo po, ako po'y naniniwala, ang public service knows no boundaries. Kahit saan po tayo ma-assign na lugar, pag may kababayan tayo nagkasakit at na-ospital, dapat agaran po natin silang matulungan. Kaya nga, tulad niyo po, inspirasyon ko rin po kayo bilang isang agaran servisyo lady, marami tayong matutulong kababayan. Hindi lang po sa NCR, kahit tayo po saan ay ma-assign, eh, basta may pagkakataon tayo tumulong, sana po tayo ay tumulong sa ating mga kababayan. Yes, kaya nga po ay kumbaga tambalan namin dalawa, hopefully sana maging talagang team. Kasi si Sir Delio ang tawag sa kanya action man. Ako naman ay agaran servicio lady. At siyempre po kaya ako po ay naging matanong lalo na sa PhilHealth at sa kina Sir Delio o kay Lynn Ibanez. Dahil ako po mismo, kaharap ko mismo ang mga pasyente. Ako mismo nagre-refer po sa ospital, lalo na sa panahon ng COVID, diba? Yung search. And then, kapag kami mga tinatanong sila, ano ba benepisyo, talagang nalalaman ko. Dahil kapag ka nahirapan ang mga miyembro, nagtatanong sila sa akin. Kapag hindi ko na kaya, nagtatanong naman ako kay Sir Delio. Which is, yung dati po, siya yung dati deputy spokesperson. Alam po ni Sir Delio, ako yun, during the press conference, ako po yun ang pinakamaraming tanong. Dahil nga, kaharap po mismo pasyente. Yes, yes. Tama po yan. Kasi kung yung, may mga basic questions, pero may mga tanong po ang mga kababayan natin. Miski ang inyong lingkod po, misa natatanong na parang ang hirap sagutin. Kaya po, pag mga ganun tanong, tinatandaan natin yan para kung sakasakaling dumating yung ganun mahirap na tanong, alam po na kung paano paliwanag. At ito po ay kinakascade natin sa ating mga kasamaan. Kaya nga sa Region 10, ako'y mapalad dahil masipag at magaling din po ang aking public relations officer, si Ms. Lynn Ibanez. And lahat ng support ang kailangan ng aking opisina doon sa public relations ay binigay natin kasi mahalaga po ng maipaalam kaagad sa local media ang benefits ng PhilHealth, ng tamang impormasyon. And of course, with your help, nagkakaroon po sila ng exposure dito sa National Capital Region to your program dito sa Health and Travel Servicio Publico. Kaya mas lumalawak. Para sa akin po kasi, binibigyan natin ng chance yung mga kasamahan ko tulad nila Lynn, pati yung mga ibang kasamahan niya sa ibang programa namin, binibigyan ko ng chance na mag-report. Kasi malalaman lang nila na kaya nila pag nasubukan na nila. And gusto ko mas marami akong ma-develop na mga kasamahan, maibigay confidence sila. Kasi pag sila po ay naging effective na communicator, marami tayong sama-sama ang tutulong na magbibigay ng tamang impormasyon sa publiko tungkol sa PhilHealth benefits. Yes po, at ako po ay nagpapasalamat po Sir Delio sa oras na binigay mo sa Health and Travel at Servisyo Publiko. At hopefully, sana makabalik ka na sa Manila at tayo ay magkasama muli. Apo, ma'am, bago po tayo magtapos, nais ko lang basahin na like to inform the public na tayo po ay may binibigay na plaque of recognition to Ma'am Hilda Ong for being a staunch advocate of universal healthcare and for the valuable support to PhilHealth Regional Office 10 in accomplishing its mandate of ensuring financial risk protection of all Filipinos in times of healthcare need given the 7th day of October of December 2021, sorry, in Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, signed Delio E. SM II, Regional Vice President, PhilHealth Regional Office 10. So ito po ang ating plaque of recognition para kay Ma'am Hilda Ong. And ito po ay isang maliit na token of appreciation sa kanyang suporta po sa amin po dito sa pagbibigay ng pagkakataon na makapag-public service sa programa niyo. Ibibigay ko po ito sa inyo. Maraming salamat po sa tulong. In behalf of PhilHealth Region 10. Maraming salamat po. Talaga yan ang pinakamagandang Christmas gift na binigay po ng PhilHealth. Kaya mula po sa Region 10. Thank you po very much. At makikita po nila bukas yan. Kaya ako po, kailangan tayo magpaalam dahil meron pong kasunod na programa. Kaya sa lahat po ng ating mga nakikinig po at mananood, bukas po makakasama po ang inyo muli ang yung lingkod po. Ah. Meron po tayong special episode po tomorrow, December 25, 10 to 11 a.m. po. Kaya see you again. At kailangan na magpaalam dahil meron po tayong kasunod na programa. At bumabati po sa inyo ng Merry Christmas and maligayang bagong maligayang Pasko. At see you again tomorrow morning, 10 to 11 a.m. Bye-bye.